ada batita. Ini pilihnya dah. Hi, welcome to Pinoy's Foodaholics. Gutom ka na ba? Tara, magluto tayo. Alam niyo ba kung ano to? Ito ang lulutuin natin ngayon. Ito ang sweet and sour fish fillet. Ayan. So isa rin ito sa mga paboritong pagkain ng mga Pinoy. Ayan, no? Sa mga Chinese restaurant lalo. Ayan ang madalas na orderin ng mga Filipino-Chinese. Magiging Pinoy din. So, ang mga kakailanganin natin ay yung ating fish, labahita, no? Pinilay ko na yan kanina. Lemon, para i-marinate natin mamaya. And then, flour. Ito, cornstarch para sa ating slurry. Pineapple. Ito yung egg. Binit ko na siya, 2 piraso. Meron tayong onion, garlic, ketchup, sugar, vinegar, ting oil, ito, salt and pepper, at yung red and green black pepper. So, tara, simulan na natin. Do it! Just do it! Naman natin, lagay natin yung ating konting cornstarch. Ito naman ay yung para sa butter ng ating fish fillet. Tapos the egg. Ayan. Mix lang natin ito. So, medyo kulang siya. Dadagdagan natin siya na konti pang flour. Tsaka dagdagan natin ng water. Ayan. Kailangan lang natin abutin yung desired consistency na gusto natin ma-achieve. Gradual lang, no? Dahan-dahan lang yung paglagay natin ng water para hindi naman siya lumabnaw ng gusto. Sakto lang na pag nilagay natin yung ating isda, eh talagang kakapit siya doon. Makukot niya yung fish. So, ayan. Na. Then, lagay na natin yung ating fish. Ayan. So, dandahanin natin, no? Toast. Ayan. Ang galing! Ang galing! Ito ay ready na for frying. Fry na natin yung ating fish. Ayan. Mainit na yung ating oil. Dahan-dahan lang po at baka madurog yung ating fish. At pwedeng-pwedeng ihanda sa mga chikitin. Hindi nyo na kailangan mag-restaurant. Sariling bahay lang, pwede nang kumain ng ala restaurant na mga dishes. Ayan. So, balikan lang natin to after 3 to 5 minutes, okay? A few moments later. Ayan, ano? Sakto na yung pagkakaluto nito. Yung mga 3 to 5 minutes na ito. So, i-ahon lang natin, ano? Ayan. Ganda ng pagkakaluto niya, oh. Para kang may fish chips. Pwede ka rin gumawa dito kahit ano lang. Mayonnaise, ketchup, luto ka ng french fries. Ayos na. Okay. So next naman, gagawa na tayo ng ating sauce.
una. Iyan naman na natin yung ating onion. Next ay garlic. Then next natin yung ating dilgar, ketchup, sugar, then water, konti lang, alalay lang muna, baka lumabnaw masyado. Yan, kumutlak. Yan. Next natin yung ating red and green bell pepper. Lastly, pineapple. Kuluin lang natin, balikan natin after mga 1 to 2 minutes. Okay? A few moments later. So, i-check natin yung ating sauce. Ayun. Lumapot na. Medyo kumukulo na. Lalagyan natin siya ng slurry. Siya. Para medyo lumapot ng konti. Konti lang, alalay lang. Yun. Tinikman ko na rin to. Yung tamis niya, sakto-sakto lang. Tsaka yung asim, nag-aagaw. Tama-tama lang yung timplada. 1 minute lang. Konting kulo lang. Konting-konti lang. Okay? Takpan natin ulit. A few moments later. Okay, check natin. Yun. Ganda. So, yan mga kaibigan. Ano ang gagawin natin ngayon? Ay, bubuhos lang natin yung sauce doon sa fish. No? Usually, yung iba ginagawa, minimix na. Pero ako, I prepared na i-buhos na lang doon sa fish. No? Iba-iba naman ang style niya. Bahala kayo kung anong gusto niyo. Okay? Let's go. Serve natin yung ating fish, sweet and sour fish fillet. Yes! Ito na yung ating finished product, sweet and sour fish fillet. So, ito na yung pinaka-paborito ko, exciting na portion, yung ating tiki mantay. Siyempre, tikman na natin to. No? Yan. Yes. Yes. Medyo malaki. Putulin na lang natin. Na natin. Ang sarap. Delicioso. Wow! So, ayan. Kailangan na natin ng partneran ng fried rice. Kahit plain rice lang. Mapaparami talaga ang kain nyo. Nice. So, gawin nyo na rin po ito sa inyong bahay. At kung nagustuhan nyo po yung ating recipe, please subscribe, comment, and likes. So, salamat po.